Hello everyone! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa YouTube channel ko na Chico Tito. Yan ha. Chico Tito sa mga kabagong subscribers po. Maraming salamat po sa inyong pag-subscribe. Yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe, like you, ikaw. Hindi ka pa nakapag-subscribe, click mo na yung subscribe sa baba. DJ Chico Tito, Barangay LS, subscribe. Ha, click mo na yan ha, please. Thank you. Ngayong araw na to, dahil ngayon ay Mayo at nagdadatingan ng mga sweldo, mga adjis, sumusweldo ng adjis, 25, 15 at 30, no? Naalala ko noon nung nagtatrabaho ko sa isang donut chain. Ang sahod namin doon ay 14.28. Oo. Sumasahod kami noon 14.28. Naranasan ko rin sumahod ng 5 at saka 10. Naranasan ko rin sumahod ng 10.25 at 15.30. Ngayon ho, sa mga pamilyadong tao, ang katanungan nila, ano po bang dapat gawin kapag tanggap nyo po ng inyong sahod? Sa point of view po ni Chico Tito, sa aking napakasayang karanasan, ano ho, ano bang dapat gawin pagkatanggap ninyo ng sweldo? Kayo po ba, ano pong ginagawa ninyo pagkatanggap ninyo ng sweldo? Pwede nyo po bang i-comment sa baba? Yan, mag-type po kayo ng comment sa baba. Paano nyo po ginagawa ang inyong sahod pagkatanggap ninyo? Ano pong ginagawa ninyo? So sa amin po kasi, dito sa aming munting tahanan, pagkatanggap po ng sweldo, ang una po namin ginagawa dyan ay nagwi-withdraw. Oo, o kaya naman hindi, wala nang i-withdraw. Pero basically, ang una po dapat ginagawa dyan, pagkatanggap mo ng sweldo ninyo, syempre, ihiwalay mo na kagad yung tithes and offering, o yung ika po, ano po, yun po yung unang gagawin mo. Kung kayo po ay Kristiyano, na kagaya po namin, naniniwala kami dun sa ika po at handog. Inihiwalay na po namin yan. Kung nyari, ang sahod po namin ay 10,000, quincenas, ihiwalay na namin yung 1,000 para doon sa aming handogs o ika po sa aming simbahan. Tapos, yung susunod po doon, pagkatapos po namin maihiwalay yung aming ika po, ihiwalay na namin yung pambayad ng kuryente, tubig, nakasobre-sobre na yan. Ano po, ganyan po yung ginagawa ng misis ko, na may sobre ng pambayad ng kuryente, 500. 500? 1.5, ganun. 1.5 yung kuryente namin. Nakahiwalay pambayad sa tubig, nakahiwalay na yan. Nakahiwalay yung pambayad sa ganito, pambayad sa AXA Life, sa insurance, mga ganun. Nakahiwalay na po yan. Tapos, yung matitira, tapos nakahiwalay na rin pala yung pambayad sa utang. Ayun. So, yun, yung mga kailangan pambayad sa utang, maihiwalay nyo na rin. Kumbaga, pagkaalis po nung para sa simbahan, para sa Diyos, pagkaalis po nun, the rest, nakalatag na po yan sa budget. Kuryente, tubig, internet, insurance, AXA Life, mga ganon. Pang grocery, nakahiwa-hiwalay na yan, pambayad sa mga bills. Nakahiwalay-hiwalay, may kanya-kanya na silang sobre. Kasi importante ho na meron pong sobre o meron yung papel, nakabilot, naka-stapler doon, para hindi nyo na po magalaw. Kasi ang nangyayari po minsan, kapag ka hindi po natin pinaghihiwa-hiwalay o sinosobre, ang mangyayari po ay magagastos ninyo yung pambayad sa kuryente, magagastos ninyo yung pang-grocery, pambayad sa bills, pambayad sa internet, pambayad sa kung saan. Ang mangyayari, pag nagastos o nagalaw nyo po ang isa sa mga iyon, o pambayad sa utang, nagalaw ninyo, ang tendency kung pwedeng mangyari, mangutang kayo ulit. Kasi nga nagamit ninyo, di ba? So ngayon po, ang tip ko sa inyo, numero unong tip, gumamit po kayo ng sobre. Magkano lang yung sobre? 25 centimos isa. Kung wala kayong sobre, coupon ban. Kung wala po kayong coupon ban, kahit ordinaryong papel, yung mga dyaryo, yung mga gamit ng mga papel ng mga bata, isobre nyo po yung mga pera. O igawa kayo ng papel, ibilot-bilot nyo na ibalot-balot po ninyo. Malaking tip po yun, malaking tulong para makontrol po ninyo ang inyong paggastos na sinosobre po ninyo lahat ng mga kailangan bayaran at pagbayaran, ha? So ngayong sahod ninyo, mag-practice na po kayo, magsobre tayo! Ako po si Chico Tito, maraming salamat. Click nyo po yung subscribe, ha?